Magandang araw mga Tomasino. Hatid namin sa inyo ang special episode ng V-Exclusives Botomasino 2017. May kilala natin ngayon ang isa sa mga kumakandidato bilang Public Relations Officer. Siya ay isang second year political science student mula sa Faculty of Arts and Letters. Naging representative siya sa ilalim ng Vice Chairman for Policy Board Committee on Research and Publications ng The Political Science Forum mula 2015 to 2017. Siya rin ay tumanggap ng Jerry Roas Leadership Award mula sa Jerry Roas Leadership Foundation noong 2015. Siya ay naggamit ng ikalawang parangal sa ikatlong National Student Leadership and Talent Fair ng the Association of Private Secondary School Administrators of Manila. Matakbo bilang independent, Francis Gabriel Santos. Magandang araw sa iyo. Magandang araw po sa inyo, ate. Mayroon kaming mga katanungang inihanda para sa iyo at maaari mo lamang itong sagutin sa loob ng 2 minuto. Handa ka na ba? Opo, handa na po ako. Unang katanungan. Bukod sa tigahatid ng mga announcement at impormasyon sa mga Tomasino, ano pa ang mga gawain ng Public Relations Officer? Okay, pagdating po sa usapang trabaho ng Public Relations Officer, constitutionally po, meron po kaming 4 na trabaho. Una po dyan yung information dissemination gamit ng bulletin boards ng bawat CSC, ng bulletin board ng CSC sa bawat spot sa university. Sumunod po dito maging internal affairs coordinator po ng Central Student Council na kung saan kailangan updated ang bawat members ng CSC regarding sa activities ito. At isa pa po dito, gagawin po namin yung trabaho ng iaatas sa amin ng presidente ng Central Student Council. Pero higit pa po dito, katulad nga po ng mga sinasabi ko, ang trabaho po ng Public Relations Officer ay more than that. Isa pong instrumento ang public relations para po makapag-inject ng awareness sa Tomasian community. Ikalawang katanungan, bilang kandidato sa pagka-PRO, paano masisiguro ang tama at maayos na information dissemination sa mga Tomasino at anong mga plataforma ang meron ka para rito? Okay po. Pagdating po sa tama or maling information dissemination, alam naman po natin na mayroong kumakalat ng mga fake news ngayon or fake sites. Isa po dito ang pagkakaroon ng information drive para po sa bawat Tomasino, para po malaman ng bawat Tomasino kung ano ba ang credible sources or verified sources. Bukod pa po dito, meron po tayong platforma tinatawag nating Central Student Council official website na kung saan kami po mismo sa Central Student Council ang mag-update ng website nito, ang content ng website nito. Hindi lang po ang team PRO ang gagawa ng Central Student Council website contents, kundi pati na rin po ang team ng President hanggang sa amin po. So, sa pamamagitan po nito, mas nagiging collaborative po at mas nabe-verify po namin ang information na ipapublish namin sa Central Student Council official. Ikatlo, paano mahihingkayat ang mga Tomasino na makialam sa mga issue sa loob ng universidad? Okay, ganito po kasi yan. Meron po ako nabasang article sa internet galing po sa Rappler. And hindi ko na po i-quote siya directly. Ang pagkakaintindi ko lang po, kung dito po sa university level nagkakaroon ng apathy, paano pa po kaya pag ang stakes ay higher? So hinihikayat ko po ang bawat Tomasino na simulan natin na tigilan natin ang kulturang apatetiko. Kasi pagka-graduate natin, pagkalabas po natin ng universidad, mas malaki po ang naka-atas sa ating balikat, ang bansa po natin. So simulan po natin dito sa university at pagtuloy-tuloy po natin paglabas. Sunod, maraming kritisismong kinaharap ang CSC ngayong taon. Sakaling ikaw ang mahalal, sa paanong paraan mo haharapin ang mga kritisismong ibabato sa konseho, lalo na pagdating sa social media? Okay, pagdating naman po sa mga kritisismo po ng mga Tomasino sa kanilang Central Student Council, ang masasabi ko lang po dyan, wala pong masama sa pag-criticize. Actually, we should take criticism as constructive. Ang mali na nga lang po, kapag kini-criticize tayo, then hindi tayo responsive sa criticism. Kaya po meron tayong platform para po sa susunod magpa-publish ng statement or stand ng Central Student Council sa social media or sa bulletin boards ng ating university, meron po tayong pulso ng Tomasino na kung saan ang Central Student Council ay makikipag-collaborate and cooperate sa local student councils through the Central Board and through the Council of PROs na kung saan magpapalabas ng survey tungkol sa mga isyong kinakaharap ng ating university or ng ating bayan. Sa pamamagitan po nito, yung statement or stand na ilalabas namin sa Central Student Council ay hindi namin gawa ng bawat Tomasino. So sa pamamagitan po nito, ang reflective na po ang Tomasian, reflective na po ang statement ng Central Student Council at hindi na lamang po ng mga taong gumawa nito. Sa iyong palagay, dapat rin bang makialam ang mga Tomasino sa mga social issues na kinaharap ng ating bansa? Bakit at sa paanong paraan mo maihingkayat ang mga Tomasinong makilahok sa mga ganitong issue? Opo, naniniwala po ako na dapat ang bawat Tomasino ay may pakialam sa issue ng ating bayan. Una po sa lahat, tayo po ang susunod na generation, tayo po ang kasunod sa linya ng
galaw na ating gobyerno. Ngayon po, paano po natin hihikayatin ang bawat Tomasino? Katulad nga po ng sinabi ko kanina, kung dito pa lang po sa university, nahihirapan na tayo magkaroon ng pakialam, paano pa po kaya pagdating sa national government? Ngayon po, paano po natin hihikayatin ang bawat Tomasino na makilahok? Isa po dyan, kailangan po manguna ang Central Student Council. Kasi po, ang bawat Tomasino umaasa sa Central Student Council na magiging responsive, hindi lang reactive dapat ang Central Student Council, dapat proactive din. Sabi nga po sa The Flame, we should ignite our intellectual senses. Yun po. Bukod pa po dito, ang bawat kabataan po, ang bawat Tomasino po, may mandate sa konstitusyon ng ating bansa. Kailangan po kasama tayo sa youth and nation building. So trabaho po ng gobyerno, nahikayatin din tayo, nandiyan po ang National Youth Commission, nandiyan po ang ibang non-government organization na naghihikayat na lumahok, na naghihikayat na sa mga Tomasino, sa mga kabataan na makisama, makisali sa pag-aasikaso ng problema ng bayan. Aming salamat. Ngayon naman, bibigyan natin ng pagkakataon ang mga Tomasino na makapagtanong sa iyo sa pamamagitan ng Tom Speak. Ito ang katanungan para sa iyo. Ako pala si Lance Andrea Fuico, second year college, taking information technology. At nais ko lang sana may tanong yung sa position ng PRO dun sa CSC. Kasi paano niya ma-advertise sa Tomasian community ang CSC? Kasi kahit ako, literally, as of now, wala talaga akong kakilala na member sa CSC. Kahit man konting post sa Facebook, yung share, as in, wala talaga. Parang, yun lang gusto kong matanong. Kasi parang, ano pa silbi kung gumagawa nga sila, pero wala namang kaalam-alam kung sino yung under doon. Parang, paano mapapakilala sa amin, buong Tomasian community? Paano nila i-advertise? Ayun lang. Maraming salamat sa iyong katanungan, Lance. So ganito ang ating plan of actions pagdating sa pagpapakilala ng officer sa buong Tomasian community. Totoo ang sinabi mo, iilan lang sa Tomasian community ang nakakilala sa lahat ng officer ng Central Student Council. Paano natin papakilala ang officers ng Central Student Council? Nandiyan ang ating programa, ang Central Student Council official website. Bukod sa magsisilbi siyang additional information dissemination instrument, magsisilbi rin siyang online repository of documents. Na kung makita mo CSA Constitution, ang draft ng Students Code, at ang Financial Transparency Report. Higit pa po dito, ang bawat officer ng Central Student Council ay magkakaroon ng page dito kung saan mas makikilala natin sila ng lubos. At mas magiging accountable din sila sa mga binitawan nilang pangako nung panahon ng kampanya dahil magkakaroon ng tracker or progress report sa bawat page ng Central Student Council officer. Sa pamamagitan nito, mas nagiging accountable sila sa atin at mas makikilala natin sila. Sumunod pa ang programa ko, yung Kasangga, na kung saan mararamdaman talaga ng bawat Tomasinong estudyante na merong Central Student Council na nakikipag-coordinate and collaborate sa inyong local student councils para maparating namin sa inyo ang serbisyong nararapat para sa inyo. Dalawa po ang layunin ng Kasangga, para po ma-air out nyo ang grievances nyo, ma-streamline natin yung proseso na yun. At pangalawa, para po makapag-pitching kayo ng project ideas. Sa mga simpleng pamamaraan po nito, sa palagay ko makikilala nyo ang Central Student Council na hindi lamang sila mere event organizers utusan lang or ganun. Dapat ang Central Student Council makikilala mismo ng bawat Tomasino sa pamamagitan nyo ng website at ng Kasangga. Dumako naman tayo sa huling bahagi ng ating programa, ang Fast Talk. Magbabanggit kami ng mga issue sa universidad at mayroon ka lamang 5 segundo upang sumagot ng yes or no. Handa ka na ba? Handa na. Student protest inside UST. Yes. Tuition increase. No. Mandatory ROTC. No. Maraming salamat. Tomasino, patuloy mong kilatisin ang mga kandidato dahil sa boto mo, nagsisimula ang pagbabago. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita, bisitahin ang aming website at social media accounts. Ito si MC Paloma para sa VXclusives, Boto Masino 2017.